It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away. Vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. It's third place, di ba? Chantel, ano bang mangyayari kapag third place ka? Mas importante ba yun? Meron bang role yun sa mga magiging laban nila? Mm-hmm. Something? Mm-hmm. Actually, for the third place, mamimili ka na lang eh. Kasi ang play-ins natin for the playoffs is 3 versus 6 tsaka 4 versus 5. Ah. Tapos after pa nun, tsaka nila makakalaban yung mga nasa upper bracket, which is Blacklist and Oni. So kumbaga, importante pa rin to sa team kasi mm-hmm. parang siniset mo sino ang gusto mong makalaban. Yes. Pwedeng part of your strategy. Part siya ng strategy at ang mas importante kung bakit kailangan mong malaman kung sino gusto mong makalaban is sa round 1 ng playoffs natin, walang lower bracket. Yun nga. At bawal kang matalo. Mm-hmm. Alright? Chantel, alam, since season 1 nandito ka, how happy are you right now na nakikita mo si Dian, si Zabno. At si Zabno na magkasama. At si Pakbet na nasa iisang camera. No? Chantel. Masaya kasi grabe din yung kanilang naging heartbreak nga pala. Babalik tayo sa season 1. Eto, si Doggy din pala yung nagbigay ng heartbreak kila Pakbet. Si Doggy yung tumalo, yung eater. Yung kina-coach niya noong time na yun. Back in, siya lang yata yung coach noong time na yun. Tapos ngayon, kasama ni Doggy si Hayes na nandun din noong season 1. Malalim to. Dating member ng Aether. Main a champion, he's with Doggy, mag-teammate sila, of course coach na si Doggy ngayon with the new generation ng Aether, ang big three ng next play, which is si H2O, Renny J, and si Yawi, na actually tatapat ngayon, maraming nagsasabi sa social media, Hito is the key. Tama ba, Wolf? Si Miko Pobia ang tanging hindi nag-a-agree. Uy, grabe! Grabe, play him to the shot! Brawl time! Parang brawl ang ginagawa ngayon ng NXB. Nilima sa ano eh. Tapos nakita nyo, bitaw lang ng bitaw ng flame shot. Pero ito yung nakakatakot para sa Omega. Mm-hmm. Kakaibang ube to. Kakaumpisa pa lang ng laban. Magkakasama agad yung katapat nila. Umpisa pa lang ng laban. Suntukan agad. At ito yung nakakamiss sa mga ganitong laro eh. Yung talagang kapag naglalaro ang team ng Omega, back then na ang name pa nila ay Exe, ay isa sila sa mga play, sa mga teams na suntukan ang gusto. Mm-hmm. Early game. Mm-hmm. Uy! Oh! Nahook ni Zabno si Renny J. Okay, si Renny J dito magiging tanker. Or magiging a post 5 for next play Evos. Nagkagulo-gulo na po. Nagpalit. Sino ang jungle nila, technically speaking? Si Ellie Hayes? Si H2. Hi, Ellie Hayes! Walang retribution. Wala silang retry. For next play Evos. Limang flame shot para sa side ng next play. Ang huling beses natin nakita ang limang flame shot ay Team U Level. Oo, nung season 4 or 5, tama, season 5. Effective yun nung time na yun. Apat na flame shot, isang red 3. Yes, that's right. That's correct. Pero ngayon, let's see kung magiging effective sa laban na ito. Mukhang magiging magulo flame shots coming in. Parang gulagulanit na flame shot to for sure. Pero ops. Ay, nako, Alidap ay galit na. Mr. Padilla. Yata effective ngayon ang flame shot strategy ng side ng NXP. Yes, OMG. Mataas ang kanilang kalamangan at mukhang huhuliin pa si Ellie Hayes. Ube time revamped para dito sa dalawang teams natin. Mas pinaaga, mas pinabilis. This is actually correct. First time na maglalaro ni Doggy in an MPL match. Yeah. And going back to what Chantel is saying, kakaibang strat ang ginagawa kayo ng NXP. And yes, I think nakita na rin natin si Doggy na naglaro sa ibang tournaments. Mm. And kahit siya mismo, nabanggit niya din na ang isa sa mga nag-post siya kanya na mag-esports player ay isa din sa mga dati niyang kinoach na si Ribo. Yep. Oh.
Okay, so nakikita natin dito nabubuo na yung mga kumaga kay Doggy, ang dami niya na nagawa. So isa na to sa milestone niya, yes, na makalaro as an official MPL player. But anyway, Omega dito medyo nagseseryoso na yata yung mga teams natin. Totoo eh. Kumakalas na doon sa overtime na lang pinaaga. Nilalaban talaga ng Omega ng todo to dahil ang importante dito ay puntos. And then again, Omega, sila ang champions ng Southeast Asia. Na at kinoment yun ni Rene J mismo kanina na respeto naman din sila. And now NXP, pwede na natin sabihin, ang taas ang kalamangan ng Omega. 11K to 7K. Yeah. Sobrang taas ng kalamangan dito ng Omega. Kinaganda pa for Zapno, pwede siyang mag-hook from time to time eh. And again, another objective para sa kanila. Medyo magulo actually mga team fight natin. Yeah, well, tignan natin kung mapapatumba nga ba si Doggy dahil ang sakit na ni Ryzen. Amang si Hito naman ay nasa gitna. Ito na ba, magic ni Hito. 9 kills para sa Omega tapos walang retry ang NXP. Very little chance na makapag-farm. Kasi hindi efficient yung farming ng NXP ngayon. Walang bonus na nakuha mula sa jungle. Late stage sila. And 5K at 4 minutes. Ito na ito yung pinamalaking lead na makikita natin ever. Oo, sobrang laki ng lead nito. Imagine, apat na yung nasa may middle lane para lang exactly kumuha ng outer energy shield. Usually kasi sa may bot yon. Actually, si DN din at saka si Zap, no, sobrang saya din nila nung nakapag-decide sila na magsama ulit sila under Omega. Oo. It brings back time kasi... Yeah, and kailangan natin i-acknowledge na dahil dito kay na Zap, no, dahil kay na Dian, all teammates, di ba? Well, magkakapatay na naman dito with the hook. Dito rin nagkaroon ng inspiration yung mga bagong players natin ngayon eh. Like for example, sina Ryzen, sina Hito. Maging kahit sina Yawi, alam ko, Wolf, ay meron din kayong picture noon. Kung sumasali pa sila ng mga, Area 51 pa sila. Kasama ni Sumpak. Oo, kasama ni Sumpak, kahit sina H2. Na naging inspiration din mismo yung batch ni na Zapnu. Exactly. Oh, actually, good point yun ah, Manjit. Kasi ito yung mga nilulook up talaga ng mga players dati. Like sila Zapno. Dumating sa point na gagaya. Papanoorin talaga yung stream nila para gayahin yung moves nila. Totoo. Kinagaya nila nga yung idol nila nun. Yung mga lords. At saka maalala ko dati nung umpisa, para sinasabi pa ni Zapno na isa din sa mga nag-introduce sa kanya sa streaming ay si Doggy. Yes. That's right. Let's face it, what we see is what we say. Hindi effective yung flame shot strat dahil gustong-gustong kunin ng Omega ngayon yung laban na to. Yes, isa pa sa mga nagpalalim pa pala ng laban natin. Before, nagkatapat din si Coach Zico at saka si Coach Pakbet. Nung players pa sila. Nung players pa nga sila, Season 4. Season 4. Tama. I think si Zico ang sixth man ng Onyx. Nang time na yan. Kasama si Wise at si Venus. At ngayon, nagkita na naman sila. And Coach na sila parehas at ang taas din ng respeto sa isa't isa. Yep. Palagi nilang tinatrash talk ang isa't isa, which is a form of respect. Di ba? Ganun talaga. Siyempre, parte ng kanilang professional life. Doon nga nagsimula, di ba, yung kanilang BP, di ba? Yes. So, nagsimula. Ang daming nangyari. Ang dami na palang nangyari. Ang dami nang nangyari. 20 kills. Ang dami nang tumanda sa MPL. Oo. Grabe. Si Kel BJ, which is from Omega, ay 13 lang pala noong una beses natin nakita. Wolf and Chandel. Wow. Madami. Dalawa sila noon, pati si Carl TZ. Wow. Iba na rin. Iba na mundo. And ngayon, Omega. Masado eh. Wala na. Naririnig ko na yung pipipipipiu kung meron man. Dahil mukhang one-sided game. Napakabilis. Ang game number one. Ito yung sinasabi natin para naging brawl game talaga. Umpisa pa lang, ramdam mo na eh. Oo, umpisa pa lang. Makikitaan agad to eh. Bakbakan agad. But, yeah. Umpisa pa lang, alam nyo na. Alam nyo na. Pero feeling ko, 3 games to eh. Pwede, parang naisulat eh. Mm-hmm. Bakit ito na naman? Evel na Evel! Hindi pa pahit si Hito na wala sa highlights. Shematic yan! Mega kill! Outplay! Lumingon pa! Outplay kay Hito! Buhay pa si Hito! Ay, yun lang! Nawala si Hito. At nandito pa si Ryzen. Mukhang itatrap nila si Renny J. Double kill para kay Dian. Memory lane talaga. Ang game na to. Sobrang dami na nangyari. Wow! Zapno to Doggy! Kay Doggy! 2021. Sumo time! Hindi ko to nagagawa dati! Nagagawa ko na ngayon. Ito ngayon. Huli ka!
Guys, okay guys. So, guys, bago na naman tayo guys. Welcome nga pala sa stream dali, Lutz. Kanina nga pala guys, kalaban namin si Doggy, guys. Panalo. Oh, guys, yun guys. Panalo. Ne, kasi tol, pumayag lang ako tol na mahukmo ko tol. Oo. May counter vlog. May counter vlog. Ne, kasi guys, ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol. May counter vlog pala. May sagot lagi. May sagot. Yun nga guys. Pwede kami mag-third place, guys. As panalo kami, guys. Hindi kasi sabi. Guys, hook na. Guys. Up. Hito. Doggy na yung panalo natin. Hindi na ata kaya. Mukhang eto na ata. The beginning of the end para sa NXP. Again, ang nakataya dito ay third place. Ang kunat ni Alidap. And it's important for both of the teams. Mm-hmm. Grabe. Ang saya lang makita. Sobrang nostalgic makita mga ganitong pangalan. Oo. Okay. Puro mga harap na lang. Si Doggy, hindi na ka nakapesto dun sa table nila. First time na mag-stream. First time niya ata nilagay yung upuan niya dun sa table. Inusog lang eh. Inusog niya lang. Oo, oh, isa na naman. Round 2. Round 2 fight. This is so nostalgic for the fans. And syempre, we also welcome new fans sa MPL. Pasensya na kayo guys kung nagkikwento na kami kasi again, this is a game na ini-enjoy na lang ng dalawang kuponan ngayon. But OMG, hindi pa rin talaga nagpa-backdown. Yes, and Zapno dito para nag-practice mag-hook eh. Nag-practice? Kasi hito talaga, hindi talaga lalaban na walang highlight. Matik yan, may matik highlights yan. Kasi mamaya. Biglang nanggugulat eh. Hito highlights. May highlights mamaya eh. Para kay Hito. Oh my God. Sabi ni Hito, let Hito play. Hindi kasi inaasar siya ni Miko, hindi pa na nananalo X ay yung Omega pa naglalaro siya. Pagkampi siya, eto na, break the curse. From break the code uy, to break the curse. Ganun na si Hito, di papayag na walang highlights. Ang taas ng score! Nang OMG! Eto na ba yung... Correct me if I'm wrong, eto na ba ang magiging highest kill count? Grabe sa isang MPL team, no? ng isang team. Kanina na alam ko yung record talaga ng highest KDA na break ni KDA Machine ni tsaka ni Eson eh. KDA Machine talaga. Ay, ngayon, diba? Zapdo? 5-0-15! Wow! Hindi ko na kinakaya, guys. Hindi ko kinakaya. Oh, massive okay. Hero pool. 76% ng total heroes sa roster natin ay napili na. Uy, konting-konti na na-unlock. Kumbaga. Dahil kay na Odette, Mia lang ang hindi ko nakita ngayon. And mukhang yatap na din si Doggy. Nako, na mga ganitong games, ito yung mga games na dapat game 3 eh. Oo, feeling ko game 3 to eh. Ito yung pinaka-ano nila, hi, hello. Oo eh. The check, ano to, baka naman kasi NXP, inisip nila checkping lang to. Oo nga, no. Medyo chumi-checkping eh, no? Checkping. Parang, Dogs, wag mo naman kami lokohin. Huwag naman kami checkping, boss. Huwag naman kami checkping, Kuya Seth. Nako po, may... Parang kung ako na yung next play Evos, mahirap ngayon eh. Ay, ito. Brenny Sports. Ayan na. Sports, oh. Ay, Aethermain. Aethermain. Nakabawi na ngayon. Oh. TP talaga. Bakit? Dati kasi. Tinuloy ni Ryzen yung TV. Natuloy yung TV ni Ryzen. Umuwi, Ben. Naiwan si Ryzen. Tapos iniwan din si Rene J nung Lord. And I think it's over, ladies and gentlemen. Ibigay nyo na 12 minutes, 38. Kills. Wow! For the side of OMG. 5 flame shots won't work. At ngayon, doon natatapos. Well, feeling ko samahan ka namin sa analysis segment. Feeling ko, hindi ko alam sa sasabihin ko eh. Pwede. Oh, wow! Pagpag lang! Wow! Pagpag lang! Gen Z! Wow! Whoa, whoa. No. Pagpag lang! Si Hito yung nagpagpag. Akala ko mamagmagay yung sarili niya. Pinagmagay.